Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. So, ngayong araw na to, nang pag-usapan natin ang speaker matching sa power amp, no? And then sa speaker at the same time. And then, sa mga nag-PPM sa akin, no? Panoorin nyo to. Sa mga baguhan pa lang, no? So, bakit ko ginagawa yung ganitong video? So, para matulungan din yung mga ibang kasamahan natin, no? Na gustong matuto rin sa sound system or sa lights and sounds business, no? Para maano natin. So, yung ano lang natin dito is walang bayad, no? Libre lang. Basta panoorin nyo lang yung video na to. And then, mag-subscribe na kayo, no? Kung di pa po kayo nakasubscribe. And then, kung nakakatulong yung mga video natin, so, pa-like na lang yung video. And then, pa-ring na rin po yung notification bell, no, para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko, no, about sa lights and sounds. So yan guys, sa mga Team Basic dyan, big shoutout po sa inyo. So yan, stay tuned lang kayo. Peace! Kapag halimbawa is bibili na kayo ng equipment, no, halimbawa bibili kayo ng speaker, so iyanin nyo, no, i-set nyo muna yung plano, no, kung ano ba talaga yung gusto nyo, kung pambahay lang or pang event, no. So much better kung pambahay na and then pwede na sa pang event, no. So halimbawa is sa speaker muna bibili kayo is 1000 watts, no, na speaker. So dapat piliin nyo is yung RMS power or ano, no, yung true rating power niya, no, o yung root mean square na RMS power, no. So yan, pagdating naman sa power amp, so RMS din tayo, no. Huwag kayong bibili ng PMPO na power rating. So yun, may video ako, no, kung nagtatanong kayo about sa RMS and PMPO power. So may previous video tayo dyan na search nyo lang RMS and PMPO power, no. So yan, kapag ano natin, halimbawa nakabili na kayo ng power amplifier. So umpisahan lang natin dito sa ano, no, sa power amplifier muna tayo. So yan, no, halimbawa bumili kayo ng 400 watts. 400 watts, no, RMS power amplifier. So yan, no. So yung kaya nito guys per channel, so per channel nito is nasa 700 watts to 1000 watts, no, na speaker. So sa mga nagtatanong, no, yan yung kaya ng 400 watts RMS power na power amplifier, no. So yung per channel niya is nasa 700 watts to 1000 watts, no, na speaker. So yun yung matching natin dito sa 400 watts RMS power na power amplifier. So halimbawa naman is 600 watts. So yun, no, pagdating naman sa 600 watts na power amplifier, no. So yan, halimbawa yan 600 watts RMS power amplifier. So yung kaya niyang i-load, no, na speaker is nasa 1000 watts speaker per channel to guys, no, per channel. Nasa 1000 watts speaker hanggang 1500 watts. So ito yung kaya niyang i-load, no, na speaker sa
600 watts RMS na power amp, no? So, yan lang yung tinitingnan nyo, guys, no? O, may ganito tayong, ano, no? May ganito tayong pangyayari. So, kapag 600 watts, yung amplifier, no? Tapos, mas mataas yung speaker, 1,000 watts. So, may mga nagtatanong, no? Marami ding nagsasabi na dapat mas mataas yung wattage ng power amplifier compare sa speaker, no? So, may ganong scenario, no? May mga ganong nagtatanong or nagtataas ng kilay, no? About dito sa ganitong matching, no? So, yung guys, yung RMS power is real power yun, no? Or stable power siya. Unlike sa PMPO, PMPO na ano, so kung yung ano nyo, yung power amplifier nyo is nasa 600 watts lang, and then yung ginagawa ng company is ginagawa nilang 1,200 watts para ano, no, kung ikaw na bumibili, makita mo yung RMS power is 600 watts. And then yung PMPO power is nasa 1,200 watts. So, mas pipiliin mo yung mas mataas yung power, no? Compare sa mababa yung power rating. Kasi, uy, mapapaisip ka, no? Kahit sino naman, mapapaisip ka na mas malakas yung wattage nito. Ito na lang yung bibiliin ko kasi mataas na yung wattage and then mura pa, no? Kesa sa 600 watts. Yung hindi nila alam is mas maganda na bilhin is yung RMS power, no, compare sa PMPO, kasi yung PMPO ano lang ng company yan, no, bali marketing strategy nila yan, kasi kung ikaw na baguhan, bibili ka ng equipment, so makikita mo, no, mas mataas yung wattage, so doon ka sa mas mataas yung wattage, no. Hindi mo alam is yung RMS power pala is maganda, no? Mas maganda compare sa PMPO na product, no? Compare sa RMS product. So dito naman is nasa 600 watts na tayo, no? Punta naman tayo sa 1000 watts. So ito naman, no, halimbawa is yung power amplifier mo is 1000 watts RMS power siya. So yung kayang i-load niyan per channel is nasa 2000 hanggang 3000 watts, no. Na speaker per channel. So ganyan yung speaker matching natin, no, sa RMS power. So dako naman tayo sa PMPO, no. So ayun, no, sa PMPO tayo. Gagawin ko na lang maikli to, no, yung PMPO. So halimbawa is yung power amplifier nyo is 1,000 watts siya, no? So, PMPO rating. So, yung kaya niya lang na speaker is nasa 500 watts to 700 watts, no? So, na speaker per channel. So, ganito yung ano natin dyan, yung explanation natin dyan. Kapag PMPO yung power amplifier nyo, is yung kaya niya lang na i-load per channel is nasa 50% hanggang 70% lang ng speaker, no? Kasi kapag ano, guys, yung 1000 watts kapag PMPO siya, so expect mo na na hati yung ano niyan, no, hati yung power niyan. So kapag ginawa mo per channel yan is nasa ano lang siya, no, 500 watts. So ganun klase yung mga PMPO product natin, kaya mas maganda yung RMS power, no, compare sa PMPO na power rating. So ganyan lang yung basic explanation natin dyan about sa RMS and PMPO speaker matching, no. So I hope po nakakuha kayo ng idea about sa speaker matching natin. So very basic lang yun, no. Kapag bibili kayo ng mga equipment, so piliin nyo is yung mga RMS power para hindi na po kayo mahirapan na pagdating sa matching, no, ng mga equipment. So yan, guys, sa mga bago pa lang, no, dito sa YouTube channel ko, kung di pa po kayo nakasubscribe,
please subscribe to my channel, pa-like na rin po yung video, at pag-ring na rin po yung notification bell para updated po sa mga videos na ina-upload ko. No? So sa mga team basic dyan, big shoutout po sa inyo. See you in the next vlog. Peace!